ako ipagnabay yung karapatan ko para kay Bobby. Sigurado ako kung gagawin lang lahat para siraan ka. Malinis ang konsensya ko. Maglalaban ko si Bobby dahil asawa ko siya at dahil mahal ko siya. Ang kailangan natin kakampi sa loob ng mansyon. Mas mapapalagay ang loob ko kung nandun ka sa mansyon. Patawarin mo na ako, please. Payagan mo na ako bumalik sa bahay. Papayagan ka namin na magstay na dito sa mansyon. Pero hindi na gaya ng dati. Kailangan mapatunayan mo sa amin na karapat-dapat ka sa second chance na ibibigay namin. Kung hindi naman din matupad yung usapan natin, eh, pupull out ko lahat. So pag na-pull out ka ngayon, breach of contract yun. Nakakaawa naman si Bobby, kinulong niyo na kailang-ilang araw na rito. Yun po ang utos ni Margot. Namatay lang si Ate. Kinawawa niya na si Bobby. Kung hindi ako ginawang guardian ni Bobby noon, I'll make sure na magiging guardian niya ako ngayon. Paano mo naman? Planong gawin yun. Paglalaroan natin yung utak ng matanda. Undercover ang peg ko ngayon. How exciting, hindi ba? Tumawag ako kay Atty. At sinabi ko sa kanya na pumunta rito. At ang makita niya kung anong ginagawa nila doon kay Bobby. O ano man ang, nasaan si Bobby? Ang hirap sa'yo, gumagawa ka ng kwento dyan eh. Hindi kasi ganun ang nakita ko. Ano ba ang gusto niyong palabas eh? Na ginagawa ko lang yung kwentong yon? Baka naman sinisiraan niyo lang si Margot at si Luwalhati dahil pinuporsyon nila yung kaso laban kay Lucio. Kung ano man ang opinion ko tungkol sa kaso ni Lucio, labas na yun sa pagiging guardian ko kay Bobby. Nakita ko agad na paparating yung sakin ni Atty. Sa bintana. Paano mo na ipasok si Bobby ng mag-isa? Pinainom ko ng sleeping pills ni Mama. Pag hininom to ni Mama, nakakatulog siya agad. Yun nga lang, kinabukasan, nangihina siya. Nakakapanghina ba ka ba tayo? Ano na, G? Akala ko ba kinulong si Bobby? Ewan ko siya kay Manang Rusing, ang labo. Yung pala natutulog na si Bobby sa kwarto niya. Gigi, hindi na ako mapakali dito, ha? Kailangan makausap ko mismo si Bobby at malaman kung paano siya tinrato ni Margot na yan. Girl, huwag mo sabihin bala kung pang pumunta dito, ha? Gabi na. Gigi, kailangan kong makita si Bobby. Kailangan ko siya mismong makausap. Ha? Sige na, G. Tulungan mo na ako. Aalis na ako dito sa bahay. Magbibihis na ako. Kailangan maitakos ko na si Bobby. Papi, kising na dyan si Eloisa. Papi! Papi, kising na dyan si Eloisa! Papi! Papi! Papi, nandyan si Eloisa sa labas. Eloisa? Oh. Papi! Naku, ate. Dapat nagpaalam siguro muna tayo kaila tatay at nanay. Ang sabi mo lang kasi, bibili tayo sa tindahan. Eh. Baka mag-alala yung mga yun. Siyempre, kapag sinabi natin na nandito tayo, di hindi tayo pinayagan. At din si Pa, mabilis naman tayo. Pabalita agad. Tita Eloisa, ano bang ginagawa niyo dito? Gabi na. Kung sasabihin ko ba sa'yo, hindi mo ko isusumbong sa nanay mo? Hindi po. Hindi mo ko isusumbong? Siyempre, isusumbong mo ako, nanay mo yun, oh. Eh, ate naman, hindi naman ganun si Bryce, eh. At saka, iba siya dun sa nanay niya.
Aba, parang kilala mo si Bryce. May namamagitan ba sa inyong dalawa? Wala po. Sigurado kayo? Sinabi ko na nga, be. Kailan pa kayo? Ate, textmates lang naman kami. Hanggang doon lang yun. Bata-bata yung naglilihim kayo? Tita Eloisa, wala naman po kasing makakaintindi sa amin kung aamin kami. Gusto lang naman po namin makilala ang isa't isa ng mabuti. Hindi naman po kasi kami nagmamadali sa mga love-love na yan. Gusto lang naman po namin gawing inspirasyon ng isa't isa. Tita Eloisa, magtiwala po kayo sa amin. Hindi po kami gagawa ng bagay na hindi niyo po magugustuhan. At saka ate, hindi naman kami nagmamadali na magkaroon ng relasyon eh. Alam ko naman mababait kayo mga bata, pero pwede ba? Huwag niyo abusuhin yung tiwala ko sa inyo kung ibibigay ko yon, ha? Sige po. Tita Eloisa, ano po bang maitutulong sa inyo? Ganito kasi yon. Itatakas ko si Bobby. Gusto ko siya makausap. Ngayon si Bobby kasama si Gigi. Nasaan si Gigi at kung pwede mo ba siyang tulungan? Sige po, hanapin ko po si Tita Gigi. Sige, maghihintay kami dito. Talian mo lang, sige, ha? Sige po. Bukan muna dito. Tita Eloisa. Oh. Eh, hindi ko po kasi makita si Tita Gigi eh. Diyos ko. Teka.
ako. Hindi ako makalabas dito. Naipit ako kasi nandito sa kwarto si Ate Luo. Nandito ako sa may kama. O sige, sandali lang. Nandun si Gigi sa loob ng kwarto ni Bobby. Kaya lang, hindi sila makalabas dahil yung nanay mo nagbabantay. Pwede mo bang tulungan siya doon? Opo, tita. Ako na pong bahala kay Mama. G, papunta rin siya si Bryce. Pakibilisan na ha, kasi nahihirapan ako dito. Ito na, papunta na dyan. Thank you. Ma? Ma? Oh, nak. Bakit kasing ka pa? Eh, may nahanap kasi ako eh. Gagamitin ko para sa school bukas eh. Ano na naman yun? Yung pinabili kong ano, yung safety goggles para po sa laboratory. Goggles? Sa kwarto mo lang yun ah. Ma, hindi ko mahanap eh. Hanapin mo na. Ma! Hey! Huwag ka mainit. Mama, magkising si Tito Bobby mo. Pahanap na nga. Hindi ko nga kasi makita eh. Kailangan ko bukas yun eh. Gagamitin ko. Ikaw na. Walang kasama si Tito Bobby mo. Sige na. Ang ingay mo. Pahanap lang. Ako talaga. Ako na magbabantay kay Tito Bobby. Sige na. Mapahanap lang, please. Parang bata. Ako pa magagawa sa inyo. Sige na. Bantayan mo yung Tito Bobby mo, ha? Sige po, ma. Amoy iiwan. Opo. Pahanap, ma. Kailangan ko. Oo na nga. Huwag ka maingay. Sige po. Bobby. Bobby, nandyan si Eloisa sa labas. Bobby, tayo ko tadi. Sige na, please. Hindi ka na. Bobby. Tulungan mo kasi hindi talaga siya kaya mag-isa. Hindi ka na, Bobby. Bobby, tayo ko. Sige na. Tayo ko. Check mo muna. Check mo muna. Bobby? Guys, ha? Bobby! Iupo muna natin si Bobby kasi antok na antok talaga siya. Bobby, dahan-dahan ha. Sandali. Paa mo, nakapaa mo pala si Bobby. Sandali ka muna. Bobby? Nandito ka ba talaga, Eloisa? Nanaginip mo ako. Hindi ka nanaginip. Nandito talaga ako, Bobby. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Sa kanila kinulong? Dami mo naman tanong. Pasensya na, Bobby, kasi nagmamadali ako eh. Hindi ako pwede magtagal. Bakit? Kasi pinaghihiwalay tayo ng Ate Margot mo. Bad talaga siya. Pareho sila ni Kuya Chino. Hindi bad ang Kuya Chino mo, Bobby. Mahal ka nun. Pero pinatayin si Mama. Hindi ka ba niniwala? Siguro love mo pa rin siya. Bobby, hindi ko siya love. Ikaw lang ang love ko dahil ikaw ang asawa ko, ha? Di huwag ka na umalis kung love mo ako. Bobby, pansamantala lang to, ha? Magsasama din tayo. Ang importante, nakita kita at alam kong okay ka lang. Huwag ka makikinig kay Malcott, ha? Kung ano man ang sabihin niya sa'yo, kung may mga iba kang tanong. Kaya ti Gigi ka magtanong dahil kakampi mo siya, pero huwag mong sasabihin niyo kahit kanino. Tita Eloisa. Kailangan na po nating ibalik si Tito Bobby. Baka po kasi makahalata na si Mama. O, sige. Goodbye na naman. Huwag ka mag-alala, Bobby. Magkikita tayo ulit, ha? Sige na, Tito Bobby. Sige na. Secret lang natin yun, ha? Sige na, Bobby. Kita, Loisa. Sige na. Bye-bye, Loisa. Bye-bye. Hindi ka na. Ay, nako, Bryce. Ang gulo-gulo kasi ng kwarto mo. Hindi mo inaayos. Ayun tuloy, nahihirapan tayo ngayon. Paano natin mahanap yung gamit mo? Bryce? Bryce? Bobby? Bobby? Bobby?
pasensya na po kayo. Ito lang kasi po yung... Ayan, wag kami ngayon. Oh, walang, wala yan. Salamat. Kamusta po yung kaso ni Lucio? Well, hinihintay pa rin namin ang desisyon ng judge. Pero sabi nila baka daw ngayon lumabas. Well, we're hoping na bago matapos ang linggo yan, makalaya. Buti naman. Eloisa, ano yung sinasabi ni Lucio na ikukonsulta mo raw tungkol sa asawa mo? Kasal po kami ni Bobby. Eh, hindi po kami nagkasunduan ni Donnie Hilaria. Kaya po, inilayo niya si Bobby sa akin. Ngayon po, meron po siyang kinuhang paliligal guardian para sa asawa ko. Inilayo dahil... Bali, pinagbintangan po niya ako na nakikipagrelasyon kay Lucio na hindi naman po totoo. Well, if that's the case, may laban ka. Walang sino man ang pwedeng pumigil sa karapatan mo sa asawa mo. Pero po, pumirma kasi ako ng prenup. Ah, ang prenup naman, ang ibig sabihin lang nun ay ang pagtanggal ng karapatan mo sa pag-aari ng asawa mo. Pero walang kinalaman yun sa pagkasama niyang mag-asawa. Now, kung gusto mo talaga lumaban, I can refer you to a lawyer na nag-handle ng mga ganitong klaseng kaso. Pero ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, Eloisa, this is going to be a very, very long process. And you have to prepare yourself emotionally and financially. Handa akong magbayad kahit na magkano. Just make sure na hindi makakalabas si Chino sa kulungan. Gawan niyo ng paraan yan. Sis? Pinapatawag mo daw ako? Oo. For me, sweet mo naman talaga, oo. Buksan mo. Simula ngayon, yan ang isusuot mo. Paalala yan na hindi tayo magka-level. Kaya wag mo akong tatawaging sis. Pero sis... Ma'am Margot! Sis, sure ka? Diba gusto mong patunayan na pagkakatiwalaan ka namin? O, pwes, gawin mo yan. Sus, parang ito lang. Kaya-kaya ko to, no? Actually, medyo maluwag lang ng konti, pero kaya ko itong gawa ng paraan. Good. GV, GV, GV. Good vibes lang. All the way. Kaya mo yan, GG. No negativa. Yes. Pinamili natin man ang Sonya, no? Wow! As in, wow! Ang sexy nyo naman, Ma'am Gigi! Pero, bakit po kayo nakaganyan? Huwag na kayo magtanong. Trip ko to. Bagay! Ha, teka-teka nga pala kayong dalawa. Huwag niyong maisip-isip na porket pareho tayo ng suot at kaka-level tayo, ha? Dahil mas mataas pa rin ang rango ko sa inyong dalawa. Teka, si Manang Rosing ang mayordoma dito. Oo nga. Siyang may pinakamataas na rango, mas mataas pa ba rango mo kaysa sa kanya? Siyempre! Mas matangkad ako, hello! Of course! Ako ang gobernador, ma. Ha? Mas mataas yun sa mayordoma, mas mataas pa yun sa gobernadora. And excuse me, may gagawin pa ako. Gobernador ma? Gobernador ma? May ganun ba? Manang Sonya, ha? Siguro! Gobernador ma? Pe, gobernador ma? Siguro meron! Yun ang sabi niya eh! Eh, nay, tama naman po yung abogado. Kailangan talaga ang paghandaan ko to kahit gusto ko ipaglaban si Bobby. Eloisa, sa pang-araw-araw lang nagastusin natin, eh, kulang na tayo. Saan tayo kaya nung pambayad sa abogado? Eh, anak, ano bang balak mo talaga sa pakikipaglaban mo kay Bobby?
babalik ka ba ng mansyon? Sa tingin ko, imposible na ngayon. O baka naman, balak mong kunin si Bobby at dito na itira. Natatakot kasi ako para kay Bobby habang nandun siya sa mansyon. Mas gugustuhin ko pang nandito siya. Hindi naman problema yon, asawa mo siya. Kung gusto mo talagang dinis siya, sige lang. Kaya lang, kakayanin ba niyang tumira dito? Kakayanin ba niyang buhay natin? Kung si Margot na, natitiis niya eh. Ang gusto lang naman nun eh, makasama ako. Masaya na yun, kaya kakayanin naman yun dito siya. Naku, girl. Kung di na ako nangako sa inyo ni Chino, hindi ko talaga titiisin itong mga pinaggagawa ni Margot sa akin. Pasensya na, Gigi, ha? Ang dami ko ng utang sa'yo. Ano ba? Di naman ako naniningil. Isipin mo na lang na kabayaran to ng pagpapatuloy nyo ng pamilya nyo sa akin nung wala akong mapuntahan, di ba? Salamat, ha? Ano ba? Kung nga dapat magpasalamat. O siya, G, nagmamadali ako. Okay, sa barampa mo? Magkahanap akong trabaho. O sige na, bye-bye. Ah, okay. Sige, ingat. Tawag ka na lang pag may kailangan. Bye. Sino yung kausap mo? Wala lang si Doña Hilaria, nagdaranin na rin ani si Margot. Pero hindi naman sila uubra sa akin, ano, habang nandun ako. Pero na yung mag-iingat pa rin kayo sa kanila. Wala yung ulam. Ay, Diyos ko, nakalimutan kong ilagay. Nay, okay na ko kayo? Kasalanan ko kung bakit si Lucio na ako na ngayon. Kasi nakipagtulungan ako kay Margot. Sana tulungan mo ako. Help me, help Lucio. Sisiguran ko hindi ka magisisi. Mahal mo talaga si Lucio, ma. Ilang beses ko na pinagbigyan mabaeng yan. Sa lahat ng pagkakatong yun, niloko lang niya ako. Wala naman sineseryoso yan eh. Pag mo siya nilalakad sa akin? Naalala ko, pag sumasakay po ako ng carousel, bibili mo ko ng cotton candy, ice cream. Naiiyak na ako ngayon. Dahil miss na kita, mama. Gusto kitang makita. Manang? Manang na si Ing!